Hey, what's up guys? Welcome back to our channel. And today, samahan nyo akong mag-install ng bumper chin dito sa ating Brio. So, tara guys, let's go! Alright guys, so ito yung binili nating bumper chin galing kay Clifford Body Kit. So meron silang 3 versions ng bumper chin for Brio at ang binili natin ay yung version 2. So yung version 1 kasi, for me, mukha siyang mababa and I think medyo sasayad din siya. Now itong version 3 naman ay napakasimple lang ng design and bagay ito sa mga gusto ng mga minimalistic setup. So ang nagustuhan ko dito sa version 2 ay ang kanyang forma and yung kanyang shape. So quick specs lang tayo guys. So itong bumper chin ay one piece material. So, isang buo siya. Made out of fiberglass and available siya sa gloss and matte finish. And of course, since ginawa ito para sa Honda Brio Gen 2, ito ay perfectly fit and very easy to install. Now, sa pag-install naman ng bumper chin, hindi naman talaga kailangan baklasin ang ating bumper. Kaya lang sa case natin, kailangan natin alisin yung existing na bumper chin ng Brio natin and unfortunately, nakalaking bolts ito. So, kailangan talaga natin baklasin para matanggal natin siya ng maayos. Now, sa pagbaklas pala ng bumper guys, meron tayong video tutorial niyan. So, ipapass forward ko na lang. So, i-check nyo na lang dito sa link, dito sa may taas ng screen, yung complete tutorial kung paano natin baklasin yung bumper. So, itong lumang chin natin guys ay custom made na carbon fiber. And almost 3 years ko na rin siyang nagamit. So, as you can see, medyo marami na rin siyang mga damage. So over the years, meron ng mga rust buildup doon sa mga bolts. So kinailangan ko na rin siyang mag-cut mismo doon sa old chin para lang matanggal yung mga bolt. So after natin maalis yung lumang chin, linis na rin natin para makita natin kung merong mga gasgas na kailangan natin i-touch up. And siguro ito na rin ang best time na ma-check natin din yung ating underglow sa ilalim ng bumper. So madalas kasing nasasayad yung bumper natin. So as you can see, meron na rin mga nasira sa mga LED modules natin. So I just decided na alisin na lang muna yung underglow sa ating bumper. So next is lilinisin lang natin ang ating bumper para makita natin kung merong mga scratches or stains na pwede pa natin malinis at maayos. Alright guys, so malinis na yung ating bumper and as you can see, merong mga madudumi or stain. Ito ay pwede naman natin linisin gamit ang rubbing compound. Alright guys, so yung vinyl wrap na nilagay ko dito sa may bumper, aalisin na rin natin siya dahil meron na rin siyang mga damage. So papalitan na lang din natin siya ng panibagong vinyl sticker after natin maka-order ng carbon fiber sticker. So binaklas ko na rin pala dito guys yung mga grills para maayos nating malinis yung mismong bumper and para mas mabilis din natin maalis yung vinyl and pati na rin yung rubber paint lining na nilagay natin dito sa may lower part ng grill. Alright, so itong mga vinyl na ganito guys, maganda rin siyang added protection sa ating paint. So as you can see, pag tinanggal natin siya, walang naiiwan ng mga residue
and nakikita natin na na-preserve niya yung quality ng paint. Now, sa mga maliliit at mabababaw na scratches, pwede natin gamitan siya ng rubbing compound para mawala or ma-minimize yung mga markings or stains dito sa bumper. So, itong inner part ng grills, nilagyan ko siya ng lining using rubber paint. So, para maalis ito, pwede natin gamitan ng rubbing compound para mas mabilis natin matanggal yung rubber paint. Alright, so as you can see kung gaano kabilis na aalis yung rubber paint after natin gamitan ng rubbing compound. So, konting kuskus lang natin, makintab na ulit ang ating bumper. Pero guys, ingat lang din tayo sa paggamit ng rubbing compound dahil pinaninipis nito yung top coat layer ng ating paint. And pag nasobrahan tayo ng paggamit, possible na mag-fade or maalis yung mismong top coat layer. Alright guys, so malinis na ang ating bumper on most part. Now, i-install naman natin yung Mugen grille cover. Now, ito guys ay for aesthetic purposes only. So, just added design lang para lang maibang looks ng ating Brio. So, napakadili lang nito i-install guys. So, i-cover lang siya sa mismong grille ng ating Brio. Now, kung naka-stock Honda emblem ka, no need for you to remove the emblem dahil pasok naman yung mismong emblem sa loob nitong cover. Now, on my case, naka-red badge kasi tayo. So, kaya kailangan natin siyang alisin dahil hindi siya kakasya sa loob ng Mugen grille cover. Alright, so again, siguraduhin lang natin na malinis yung surface ng grille para maidikit natin yung cover ng maayos. Now, sa paglagay naman ng 3M stickers, ang lalagyan lang natin dito ay yung mga contact points para sigurado na madikit ng mabuti yung ating grille cover. Now, sundan nyo lang guys kung saan-saan ko nilagay yung mga 3M stickers para sure nakapit-nakapit yung ating cover at hindi agad matatanggal. So, after natin mailagay yung 3M, so dahan-dahan lang natin ilagay yung cover, I would suggest unahin natin slightly yung bandang ilalim and then saka natin i-follow through doon sa may ibabaw. Now, after natin ma-install completely yung cover, diinan lang natin yung mga parts na nilagyan natin ng 3M tape para masigurado na dumikit ng maayos yung ating mga adhesive. Alright guys, so installed na ang ating Mugen grille cover. So, pwede na natin itong ibalik sa ating mismong bumper. So again guys, itong Mugen grille cover ay pwede nyong i-install kahit hindi binabaklas yung mismong bumper. Alright, so next naman ay install na natin yung ating chin. So as you can see, naka-carbon fiber finish na siya. Now, super shoutout sa kumpare natin na si Paul Works Hydrographics sa napakalupit na project na ginawa niya dito sa ating chin. So kung gusto niyo magpagawa ng mga ganitong Hydrographics project, i-message nyo lang siya guys dito sa kanyang Facebook page na Paul Works Hydrographics. Right, so before natin i-install, siguraduhin lang muna natin na naka-align yung chin natin ng maayos and pantay yung magkabilang side. So as you can see, hindi masyadong sagad yung magkabilang side pero dapat pantay siya. So mas madali if may mag-a-assist sa inyo sa pag-install para may taghahawa kayo doon sa may kabilang side. But since solo lang tayo, gagamit lang tayo ng 3M tape. Ito ay para temporarily maidikit natin yung chin doon sa kabilang side habang nagbubutas tayo doon sa kabilang side for the screws. Alright, so after natin maidikit yung chin sa kanyang pwesto, pwede na tayo mag-start magbutas doon sa ilalim ng chin. Now, since fiberglass yung material nitong chin, I would recommend na gumamit kayo ng drill kasi talagang matigas itong material na to guys. So, after natin mailagay yung pinakaunang screw dito sa isang side, isunod naman natin yung screw nung kabilang side. And then, sundan nyo lang guys kung paano ko ginawa yung cross pattern ng paglagay ng screw
para sigurado na pantay yung ating pag-install dito sa ating chin. So ideally, pwedeng 8 screws ang ating magamit dito sa buong chin. Now, kung gagamit kayo ng more than 8 screws, make sure lang na malaki yung gap ng bawat isa doon sa screws para maiwasan natin mag-crack yung mismong fiberglass material. And guys, so na-install na natin yung ating bumper chin. So next na natin gagawin ay ibabalik natin yung bumper sa ating Brio. So sa pag-install ng ating bumper, i-reverse nyo lang ang process kung paano natin siya binaklas. And siguraduhin lang natin na naibalik natin lahat ng wirings ng mga ilaw. And siguraduhin din natin na naibalik natin lahat ng bolts at mga clips para siguradong maayos ang pagkabit ng ating bumper. Alright, so there you have it guys. Ganyan ang pag-install ng ating bumper chin sa ating Brio. And hopefully, nakatulong ulit ang ating video today para sa mga next project nyo sa inyong mga sasakyan. So, if you like this video, click nyo lang guys yung thumbs up button. And kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, please subscribe na rin kayo sa ating channel para hindi nyo ma-miss ang mga upcoming uploads natin very very soon. So again guys, thank you so much for watching. My name is Dan. Stay healthy, drive safe, and God bless. Kita-kits ulit tayo sa ating next video.